Ang ginamit pala nating switch dito ay single switch lang. Maligayang araw mga boss. Meron na naman akong ibabahagi sa inyo kung paano mag manual ng rice cooker para magamit lang yung rice cooker na sira. Meron ako ditong rice cooker. Itong rice cooker mo na to ay nasira na. So pwede ko naman itong pesa para maayos ko ito. Ngunit naisip ko na gawin ko na lang itong manual. Kasi minsan pag nawala ng gasol, so tatakbo pa sa bibilihan ng gasol. So ang ating mga kumari, nagsasaing tayo ng kanin, pagdating natin ay hilaw na. Kumbaga lumubo na yung kanin. Kaya mas maganda kung meron kang alternative na feeding agad magamit. So ito gagawin natin itong manual. So kung meron kayong mga rice cooker na kagaya nito, huwag nyo agad-agad itapon at panoorin nyo itong video na to para may pakinabang yung rice cooker nyo nasira. So kung meron kayong rice cooker na ganito, so ang tatak niya dual, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin. Dahil ang rice cooker na to, ang sira pala nito ay hindi na nag-automatic. Itong sira nito, ang kanyang magneto. Ang kanyang magneto lang ay pwede ang palitan, ngunit hindi ko na yan papalitan. Tsaka kung yung sira din ito ay yung kanyang thermal fuse. Kaya yan din ang ituturo ko sa inyo kung paano ito i-bypass yung kanyang thermal fuse. Kaya manood na para matuto at syempre para may idea tayo kung paano ayusin yung mga rice cooker na sira at huwag agad nating itapon pa eh, dahil meron pa itong mga pakinabang. At itong gagawin ko na to, marami itong purpose. Pwede nating lutuan ng kanin, pwede pa itong i-warm dahil ito nga ay gagawin kong manual. Tsaka pwede rin lutuan ng mga ulam bagay ng prito, kagaya nung may mga sinabawan tayo, pwede rin po dito. Kaya manood na po at atin ang sisimulan ang ating pagtuturo. So una po, atin muna siyang tanggalan ng takip sa likod. Yan, ito po yung kanyang magneto sa loob nito. So ito po yung atin tatanggalin. So pagtanggal nito, ito po, inyo lang po itong straight para pumasok. Yan. Tapos ito po, yan po itong itulak para pumasya dito sa butas. Yan. Tapos po ito. So yan po, kasi na siya. So pwede na siyang tanggalin. Tapos tutulak po ito pababa. Ito po kasi ay nasisira po itong magneto niya. Ganyan po yan. Yan. Pangalawa po nasira, yung kanyang thermal fuse. Ito po yung kanyang thermal fuse. So ang gagawin po natin, jajamperal lang po natin yan para gumana itong rice cooker. So ang gagawin mo lang, dahil dito yung pinaka terminal nya, gumano lang po sa dyan yung thermal fuse nya. Maglagay po tayo ng wire dito papunta dito sa kabila. So ito po, lagyan na natin siya ng wire. I-bypass mo natin yung thermal fuse para gumana po yung rice cooker natin. So ang ginamit kong wire dito ay number 16. Banatan mo lang dulo-dulo. Ito po yung kanyang thermal fuse. Dito lang po siya pumunta, yung pinakadulo ng kabila at saka yung sa kabila dito din. Kaya dito po natin siya lagyan ng jumper para i-bypass natin yung thermal fuse. So ang thermal fuse, kahit hindi na po natin tanggalin yan ay okay lang. Lagay lang po agad natin dito. Yan na po, dito yung isa. Tapos yung itong isa po dito.
yun po, na-bypass na po natin yung thermal fuse. Ang kasunod po natin gawin ay ito yung pinaka-connection na to. Tatanggalin po natin, saka ito tatanggalin po natin para ang ilagay po natin dito para maging manual switch siya ay ito pong switch ng ilaw. So ito tatanggalin po natin to, pero ibalik din po natin siya. Bali para yung mga terminal na to ma-assemble po natin. Ito po yung screw, dahil may screw po yun dito, babaklasin lang po ito. Ang mangyari po nyan, kaya po natin tinanggal to kasi wala na pong silbi to, yung nakakabit sa magneto, kaya tinanggal natin to kasi nga magkasama po yan sila dyan. Ibaklasin po talaga natin to. Tapos mamaya po pag naglagay tayo ng switch, yung itong terminal na to saka ito yung terminal na to, ito po yung ilagay natin sa switch. Ito sa isang terminal ng switch, tapos ito sa kabilang terminal ng switch. Yun lang ang gawin natin. Mamaya makita nyo po yan pag ginawa na baklas na natin tong pinaka one nya, yung nag automatic kanina sa nagpipress sa magneto. And so tanggalin na po natin to yung pinaka screw nya. Ang gagawin lang po, kung mapapansin nyo ito, ito po yung ikabit natin sa dito na terminal ng switch, tapos ito po dito po sa kabila ng switch. Pero hindi na natin po to kailangan, yung pinaka terminal na to, kaya papalitan na natin to ng wire. Yung wire po, i-connect natin wire dito din sa body. Pag nasagit yun dito sa katawan, baka ito pa yung dahilan ng tayo ay mag-ground. Kaya tanggalin na natin to. Ipalit natin yung wire na papuntang switch. So kukuha muna tayo ng wire. So ito po ang gagamitin nating wire. Ito po ay built dad's T-chin wire. At ang size nito ay number 14 American wire gauge. Sa metric system, ang tawag nito ay 2.0 mm squared. So ito po ang gagamitin natin. Connect natin dito tsaka yung dulo papuntang switch. So ito na po yung wire natin na binalatan ko. Dito lang po natin i-connect yan para magsikip. Ang gagawin natin, pwede naman po tali, ilalagay lang natin ang tape. Yan po, dahil tapos na po yung isang side, ito po babaklasin din po natin to para hindi po tayo mag ground dito. Ayan, terminal ng switch dito po natin ilagay sa side na to. Saka dadagdagan po natin ng isa. Ayan, ganyan po mangyari nyan. Bali terminal lang ng switch to, saka ito terminal din ng switch. Yung tinanggal kanina natin na switch, yung kabilaan ilagay lang natin sa switch na para sa ilaw. Siyang wire papuntang switch, itong dalawa na to. Yan, sa switch po natin ito ikabit dito po. Yan, kahit baliktaran lang po paglagay dito, kung dito siya o dito, okay lang po. Kahit saan yung dalawang wire na to, yung dulo-dulo, kahit saan lang, okay lang. Kung dito yung isa, kahit saan lang sa dalawa na yan, kung saan yung, kung dito siya ma-connect o dito. Tapos yung kabila naman sa switch, dito, kahit dito, kahit saan lang po dyan. Yan, so dapat po walang nakalabas na nabalatan dito. Antay po natin pag umiinit, minsan nababaklas.
Yan gagawin natin. Ikutan natin ng masking tape. Para dikit na dikit. Tsaka natin nilagay dito yung switch niya. Sukatin muna natin. Kailangan natin bawasan konti. Tapos yung itong mga wire mo, huwag mo idikit po dito sa filament o heating element. Iangat mo lang po ito para hindi siya masunog. Yan, so ganyan lang siya mga boss. At atin na itong subukan kung gagana na ito. At pag gumana na siya, atin na siyang susubukan sa inga ng kanin kung okay na siya. So kukuha muna ako ng extension para i-saksak at malaman kung gagana siya kung malagyan na ng supply. So yun ang paggawa ng manual na rice cooker. So hindi na ito kailangan natanggalin dahil para magamit yung warm at yung cook. So yun natin para iilaw to para magkaroon ng supply. Yan, nakauna yun, meron yung supply. Bago natin i-subukan to, bago natin lagyan ng supply itong rice cooker, ay titiska rin muna natin. Siyempre manigurado tayo para hindi tayo ma-ground. Baka mamaya grounded na itong rice cooker. So paano mag-check kung grounded yung rice cooker? Siyempre gagamit tayo ng tester. Set natin sa ohms low. Resistance, select. Yan, so naka-resistance. Yan, ganoon lang po. So buwan natin yung test rod. Kung gumagana, ibig sabihin tutunog yung tester natin. O mag-reading siya ng pababa. Yan, so okay po yung test rod natin. Subukan natin itong rice cooker kung grounded. So isang test rod mo, ilagay mo sa plug ng rice cooker sa isa kabilang terminal ng plug. At yung isa dito sa katawan. So dapat hindi mag tutunog yan. So wala po. Okay po. So dito naman tayo sa kabila. Ito. So wala po, okay po. So hindi po to grounded. Subukan na po natin siyang i-plug. So i-plug ko na po. Yan. So kung mapapansin nyo po, umilaw agad kahit naka-off yung switch natin. Naka-off po yung switch natin. Yan. So may warm po agad siya. Ibig sabihin, manual po ito. Yung iba po kasi, wala na to. Tinatanggal na to. Wala nang ilaw dito. O to, diretso switch na. So yun sa atin, yung tinanggal lang natin yung matik, pero ganun pa rin, manual nga lang. Pero mas maraming benepisyo yung manual dahil nga, yan sabi ko kanina, pwede mong lutuan ng kanin, pwede mong lutuan ng ulam, pwede mong lutuan ng prito. So i-on po natin, dapat mag iilaw po itong cook. Ayun, nakakook na po yan. So okay po yung ginawa natin. So ito po, hindi mo pa malutuan ng mga ulam na kagaya ng prito dahil nga po yung kawali hindi po kasya dito. Kaya ang gagawin po natin, gagrindirin po natin to. Yan, para magamit din sa pagluto ng prito. Kasi pag sinabawan po, okay na to, pwede na to gamitan. Yun, rice cooker lamang po yung kanyang katawan, yun po ang gamitin para sa sinabawan. Pero pag sa prito, kailangan po kawali. Kaya kailangan natin ng gagrindirin po to banda dito para malagyan ng kawali. So, napakainit na po siya. So, ang init na po. Kaya i-off muna natin dito. Yeah, so naka-warm siya. So, off muna natin dito yung pinaka-switch ng outlet. Yan. Sukatan po natin yung ating kakatingan.
So yan, tapos na mga boss. So ito yung tiyanggal natin kanina na magnito, ibalik lang natin para kung yung rice cooker natin ay basa, hindi madiretso sa loob ng mga wire. Diyan lang siya kasi ito iinit din to pag umiinit nito. So yung tubig niya pag dumaloy diyan, hindi didiretso sa baba. Pero wala nang purpose ito, binatik lang natin para hindi mapasukan ng tubig yung mga wire natin sa loob. So ganyan na. Yan. Kasi pag umiinit na to, pag nahahulog dito yung tubig, hindi na didiretso doon, dito pa lang lusaw na dahil sa init. So susubukan na natin siya sa saingan kung okay na yung ginawa natin mga boss. Yan, so yan po, malapit na siyang maluto. So kailangan natin siyang i-manual. I-off natin yung switch para mag-warm po yung ating rice cooker. Off lang. Yan. So lumipat na po sa warm. So okay na po yan. At dandahan na pong maluto yung ating kanin. So grinder po natin yung kanina ito. Lumapit na po siya sa filament niya, heating element dahil po pag nilagyan po natin ng kawali ay lapat po doon sa heating element at pwede na po nating prituhan ng mga isda. So maraming salamat po at sana po ay naintindihan nyo at may nakuha kayong idea sa aking video na to. Pero bagong lahat, kung nagustuhan mo po ang video na to, pakisubscribe naman po, pakisuporta naman ang aking maliit na channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.